Morning mga boss. Yeah. Nasa harap natin na isang big bike na sira ang kanyang linya ng busina dahil mali yung connection ng kanyang relay. So sa video ito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng relay ng busina. O pwede din tong i-apply sa mga ilaw. Pwede din to. Ilaw, busina, ano pa? Mga accessories, yung basta ilaw. So mga boss, ang ating relay ay 5 pin. Yan, 5 pin siya. Basta tandaan nyo na lang yung hugis na yan. Sa mga basic lang naman, hindi natin masyado maintindihan yung mga code yung mga number. Basta ganito na lang. Itong 30 to eh yan, 30. Teka lang. 30, yan ang common, yun yung positive. Yan yung, basta mamaya ako natuturo sa inyo. Basta ito, positive to. Matik yan, positive. Dapat may connection yan ng positive. Tapos, yung 86 to. Nandito. Yung makita, madumi eh. Ito ko lang to kinalas mga boss eh. Bali dalawa ang relay nito na ano, 5 pin. Yan, ito ay 86, ito ay 85. Ito ang trigger. Yung 86, positive. Yung 85, negative. So, pag may switch ka, kunwari ay wire, lagyan mo to ng wire at saka ito, yung wire na galing sa battery, lagyan, kumuha, i-connect mo yung isang wire sa battery positive, tapos itong wire na 85, i-connect mo sa battery negative. Pag pinigdikit mo yan, mag-click yan. So, yun ang kahalagahan ni 85 at 86 trigger. So, pag nag-trigger tong dalawang ito, pag pinagdikit mo, halimbawa i-switch yan, di ba may positive dito? Pag nagdikit itong dalawang ito, yung positive dito, itatransfer nito ang positive na to dito sa 85A at saka 87A at saka 87. Gawa nang yung 87A, normally close to. Kaya lang siya mag-o-open pagka nag-trigger to, pagka nagkaroon to ng power, ibabato dito. Eh, itong linyang ito, hindi ito pwedeng magkasama. Hindi siya pwedeng magkasama, dapat bukod. Yung A, ay pagbuhay mo pa lang ng ano, ng tag dito, ng makina, nakailaw na siya. O nagana na siya, may connection na. Pero itong 87, ay wala pa. Saka lang siya magkakaroon, pag nag-trigger ito, 86 at saka 87. Pero para hindi na tayo lumayo, asimplihan na lang natin, napaka-basic na paliwanag. Ganito yan mga boss, halimbawa sa motor nyo, ilaw nyo, may connection na kayo. O sampulan na lang natin sa ano, sa busina. Ito yung linya ng busina. Yan. Meron ako ditong DIY na tester. Ito yung negative. So karaniwan to mga boss, halimbawa ay sa busina ng inyong motor. Subukan nyo to sa busina ng inyong motor. Yan. Basta tanggalin nyo yung connection ng busina ng inyong motor, hanapin nyo lang yung positive. Saka negative. Bali dito, ang kanyang negative ay green. Tapos, ang kanyang positive ay ibang kulay ito. Itong isang linya. Yan. Pag pinagdikit ko ito mga boss, magiging ito yung positive. Tapos, yan, napagdikit ko na. Pipindutin ko dito sa switch ng busina. Yan, pipindutin ko dito. Iilaw. Yan, kita nyo ba? Yan, nasinag yung ilaw. Yan na yun. Pinipindut ko na dito sa busina. Ibig sabihin, kung busina yan, tutunog na yung busina. Yan. So, wala pang relay yan. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng relay. Di ba? Nailaw. Yan, gawin na lang natin sample ang ating busina. Halimbawa, nag-aaral ka kung paano magkabit ng relay. Yan, ganito ang gawin mo. Huwag ka ng tester. O, kung gumawa ka ng DIY na tester, ganyan gawin mo. Yan, di ba? Pip-pip! Pip-pip! Pip-pip-pip! Yan. Tapos, kakabitan natin siya ngayon ng relay. Bali, ito mga boss, ay i-ground ko na lang. Tandaan nyo na lang yung isang dulo ng inyong wiring negative. Ay i-ground nyo na lang, i-body ground nyo sa inyong motor. Yan. Para yung positive ay nandito lang. Yan. Para pag-tetester natin, gagana siya. Tapos, ikakabit na natin yung relay. Yan. Dito na tayo sa relay. Medyo nakakalito to. Pero huwag kayong malilito mga boss. Ito ha. Yan. Ako nalilito din dati nito eh. Ito ay supply. O, ito yung 30. Number 30 dito. Yan. Ganyan na position niya. Dito yung 30. So, si 30, kailangan niya ng supply. Kailangan ng supply ni 30. Ngayon, si 30, kukuha ka ng linya sa accessories. Na pagka binuhay mo, di ba? Sa accessories, pag binuhay mo, magkakaroon siya ng power. So, ito namang motor na to, mayroon na siyang connection. Kaya nga lang, nagkamali ng connect yung gumawa, kaya nasira yung isang relay. Tama naman yung kanyang mga wiring na nilagay. Kumuha siya ng wire sa accessories.
Tapos ayun, kaya lang nagkamali siya dun sa connection ng ano nitong tag dito. Relay. Ngayon ang mangyayari nito mga boss, 'di ba? Ito na nga si ano si 30. So kung ito si 30, maglinya ka sa accessories. Kalimutan mo muna yung ano sa switch mo. Kalimutan mo muna 'yan. Kumuha ka ng linya sa accessories para pag on mo ng sosi, magkaroon siya ng power. So kuha ka ng linya sa accessories, maglinya ka. Tapos pagka nalinyahan mo yung galing sa accessories, na pagka sinusuyan mo magkakaroon ng power, ikakabit mo siya sa 30. O, nasan ba si 30? Saan tapat si 30? So ito dito. Ito yung wire ni 30. Yan. Connect mo na yung wire ni 30 sa i-connect mo na yung wire ni accessories papunta kay 30. Yan. Okay. Connectado na yung wire na galing sa accessories kay 30. Basta tandaan nyo na lang code na sinasabi ko. 30. Hindi ito. Mali. So, ang gagawin nyo mga boss, i-connect nyo yung wire na galing kay accessories papunta kay 30. Ito yung wire ni 30. Sa kabila. Yan. So, naman ka, punta ka ng putak. Babawi ako sa iyo pagka ikipapasensya na kayo mga boss. Ano, ha? So, ito na lang. Dito na lang mag-focus. From accessories wire to 30. Yan. Connected na. Accessories wire to 30. Tapos, yung trigger naman. Sa trigger na tayo. Ang trigger ay itong dalawang ito. Itong nakakross kay 30. 30 ito mga boss, ha. Ang kanyang trigger ay itong dalawa. Titingnan mo ngayon kay relay kung alin si... Yan, gaganyan mo. Titingnan mo kay relay kung alin si 86. Alin ba si 86? Oh, ito si 86. Andito. So, si 86, pag pinagganon mo yan, 86. Diba? Ito yung 86. Pag pinagganon yan, pag pinaggayaan mo yan, pag pinag-connect mo, mapupunta si 86 dito. So, si positive, 86 ay ito. Yan. Galing na natin yung relay. Alin ba yung kakabit natin sa 86? Si positive ng switch. Ito. Ito yung tinister natin kanina. Anong positive nito? Iba, are. Are isang kulay na are. Hindi are green. Hindi are green. Negative yan. So, si 86 na positive galing kay trigger o sa busina natin sa push button, dito natin ilalagay sa 86. 86. Yan. Connected na ngayon si 86. Ngayon, di ba may green? Iba trigger nga, magkatapat si ano, si 86 at saka 85. Iko-connect mo ngayon si 85. Dahil ito yung ground, trigger nga siya. Iko-connect mo siya sa 85. Yan, si ground. Bali, ang ground niya ay 85. Yan. Ngayon mga boss, meron ng ano yan, meron ng power yan. Kakabit ko lang si relay at lalagitik na yan. Kakabit ko na siya, ha. Yan. Tapos, i-on ko na. Nakauna ang susi. Nakauna ang susi niyan mga boss. Lalagitik na yan. Bubusina ko na. Yan. Pero na. Nagana na. Kaya ito tinawag na normally close mga boss. Yan. Yung isang linya nito, pag inon nyo, ang susihan nyo, ay nakailaw agad. Kaya dalawang linya to. Diba nakauna? Yan, napipindot na natin. Nagana. Yung isang linya nito mga boss, doon sa 87A at saka 87. Oh, yan. Tanya, ha. Yung kanyang 87A at saka 87. Yung 87A, yun yung pag on mo ng susi, nagana na. Yan. Pero pag pinindot mo, yung iyong post button, mawawala yan. Kita ba ilaw? Yan. Pag pinindot mo yung post button, mawawala. Malayo eh. Hindi niya nakikita yung post button eh. Yan. Pipindutin ko yung post button, mawawala yan. Ah, di ba nawala? Dahil nalipat siya sa 87. Itong connection na to, 87A to. Ngayon, pag pinindot mo siya, mawawala. Dahil yung kuryente ay nalilipat sa 87. Yan. Dito siya mapupunta sa 87. Itinanggal ko na itong 87A. Magkakaroon siya ngayon ng power. Dito naman malilipat yung power niya. O, di ba? Yan, ganun lang kadali mga boss ang explanation yan ng connection. Sana ay nasundan nyo.
Ganun lang naman, ka-basic. Tapos, itong linya na to, kung wala naman kayong i-coconnect dito, ay anahin nyo na lang. Disregard nyo na lang yan, lagay nyo ng tape. Pwede rin naman nyo ikabit sa ganito yung relay yung ano, normally closed. Basta ibubukod nyo lang yung naka-open na siya pag sinusi nyo. Yun, ganun lang naman kadali mga boss. Sana ay nakuha nyo kung paano mag-linya ng 5 wires na, ay 5 wires, paano mag-linya ng 5 pin na relay. Ganun lang kadali, napaka-basic. Sana naintindihan nyo mga boss. Ito na yun, bali ito na yung kanyang busina. Sira na ang busina nito mga boss. Ang linya ng busina nito ay are. Yan o. Ilalagay ko siya. Ito yung linya ng kanyang busina na ginawa nung nagawa nito. Yan. Pipindutin ko siya. Yan, nalagitik doon. Pero hindi na busina. Yan. Yun yung busina o. Konektado yun doon. Hindi siya natunog. Pero lalagyan ko siya ng tester. Tapos may linya pa dito. Tika. Hindi pala nakakonek. Sorry. Ay, sorry. Pero hindi to tutunog mga boss, sira na to. Sira to nung ano, nagkabit ng relay, sunog. Yan, nalagitik doon. Pero konektado dito si busina, hindi naman natunog dahil nga sira. Kaya ngayon ang gagawin ko, i-jumper ko siya dito, bukas pa yung kanyang linya dito. Ikakabit ko tong ano, tester ko. Kung gagana pagka pinindot ko. Yan. Pipindutin ko dito sa pause button. Yan. Gusto nyo magkapit ng ilaw, pwede nyo itong gamitin. Lagay nyo lang ng switch na pagkainan nyo ay di nakapermisyon gayon. Kahit sa busina, pwede. Basta't ang kanyang busina ay di siyempre pause button. Yan, ganun lang naman. Siguro magagamit itong relay na to kahit sa mga ilaw. Lahat, pwedeng paggamitan ito. Wag lang sa, ano, sa starter at iba ang relay ng starter. So, yun lang mga boss. Ang maibabahagi ko sa inyo ngayong araw na to, kung paano magkabit ng relay na 5 pin. Normally open or normally close, parehas lang yan. Pag normally open kasi, mga boss, ano siya, parehas lang ang connection niya. Halimbawa, kinunik mo to dito. Yan, pag kinunik mo dyan, tapos ipipindutin mo, iilaw yan. Pero pagka normally open, paano nga baga, tama baga, ulitin ko. Pag normally close kasi mga boss, ay ganito. Yan. Para walang lituhan. Pag pinindot mo siya dyan, pag kinabit mo siya sa 87, pag kinanip mo siya sa 87, gagana yan. Pero pag kinunik mo siya sa 87A, pag connect mo pa lang, may power na. Kaya ano, hindi siya pwede dun sa 87A. Mapira na lang kung may paggagamitan ka nito, gawin mong park light, pwede to, 87A. Pero pag wala naman, ay disregard mo na lang. Doon mo lang siya i-coconnect sa 87. Para pag pindot mo, saka lang siya gagana. Yun. Ganun lang, napaka-basic na paliwanag mga boss sa pagkakabit ng relay. Sana ay nasundan nyo. At salamat sa panonood ng video nito. At kita-kita tayo sa susunod na video. Dahil naputak na naman ang manok, mag-iingay na naman yan. So yan, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga video. Sana ay may natutunan kayo. Ay, kakakabit.